Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aking ka-team, Team Loyals, Team Alex, sa ating mga silent viewers dyan, sa aking mga kapwa, may sari-sari store. Ayan, naka-2022 na t-shirt ang inyong tendera. Ayan, red na red dahil ang red is love. So, ayan, naka-red ang inyong tendera. So, time check muna po tayo. Ngayon ay 12 na ng gabi. December 31 na. So, dapat nga, kanina pa ako magbablog, kanina ko pang gustong magyayaw mga kanegosyo. Ang problema nga, si Kuya ayaw magpaawat ng kanyang pagko-concert. Diyos mayo. So, natapos ang concert ni Kuya ay past 11 na ng gabi. So, kaya ako natagalan din. So, ako'y nag-edit na lang muna at naglinis ng bahay. Ayan. So, ngayon, 12:05 na ng gabi. So tayo po ay magyayaw-yaw, hindi pa tayo natutulog. Bukas, kailangan kong iyaw-yaw ngayon kasi bukas ay busy-busy na po tayo sa ating munting tindahan. So, today's video guys, tayo po ay gagawa ng pampaswerte. So unahin muna natin ang fruit tray. So meron tayong tray ditong malaki, mahiwagang tray. Ayan. Ito po yung lagi kong nilalagyan ng prutas every year. So, nabili ko to sa HMR, guys. Mura lang noon. Ayan. So, ayan. Sobrang laki. Ayan. So, dito natin ilalagay ang ating mga prutas na pampaswerte. So, alam naman natin lahat tayo ay gumagawa nitong pampaswerte. So, disclaimer lang po mga kanegosyo, ang iyong tendera ay hindi po expert sa mga ganito. So first time ko pong ginawa ang paggawa ng pampaswerte sa aking vlog dahil ngayon ay tayo ay vlogger-vlogger na. So kasi last year ako po ay kakaumpisa lang ng aking YouTube channel. So nag 1 year na po ako noong December 18 kaya pagkakataon ko na i-content tong ating pampaswerte ngayong 2022. So, year of the water tiger tayo ngayon. So, water tiger daw tayo ngayon. So, ayan. So, ang unahin muna natin ay ang ating fruit tree. Ayan, mga kanegosyo. Naka 2022 t-shirt ang iyong tendera. Nanghiram lang po ako kasi sa anak ko to kasi bukas ay ito yung aming family picture ng 2022 sa lubong. So, unahin muna natin ang paglagay ng ating mga prutas. So, ayan, meron na akong nabili. Ang aga kong namili. Dapat nga bukas pa ako mamimili 31. So, ayan, namili na ako kanina. Marami pa tayong intindihin. So, at meron pa tayong tindahan. So, maaga akong namili. So, ito na po. Ito na po. So, una, meron tayong, malaking pinya. Ilagay natin yan sa gitna, mga kanegosyo. Ayan, nilagyan ko ng rebo na red dahil ang red, it symbolizes love. Ayan, kaya nga pagka may Valentine's, red ang sinusuot dahil ang red nagsimbolo yan ng pagmamahal. Ayan, ayan po, kaya nilagyan natin ng ribbon na red. Tapos, kailangan daw, ayon sa Chinese feng shui, kailangan daw 13 ka prutas ang ilalagay natin. So, bakit 13, mga kanegosyo, mga kasari? Dahil ang 13 daw ay good number, ayon sa Chinese feng shui. So, disclaimer lang po, ito po ay, ako po ay hindi expert. So, wala naman pong mawawala sa atin kung tayo po ay maniniwala sa mga ganito. Hawak po natin ang ating buhay. Nasa atin po kung paano tayo aasinso sa ating buhay. So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa nga, ika nga, ganun. So, ayan. So, pananalig pa rin sa Panginoon at pananampalataya ang sandata natin. Hindi po yung sa swerte. So, wala pong mawawala sa atin kung maniniwala po tayo sa mga pampaswerte. So, nasa atin pa rin kung paano tayo aasinso sa ating buhay. Ayan. So,
Kaya kailangan natin ay magsumikap at maging matiyaga. So, sa ating negosyo, sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay, mga kanegosyo. Ayan! Medyo namamaos na ang iyong tindera dahil ano na ngayon, madaling araw na, hindi pa natutulog. So, una, ayan na nga, kayaw-yawan natin. So, meron tayo ditong peras. Meron din tayong apple na red. Meron din tayong apple na green. Bayabas, apat na yan. 1, 2, 3, 4. Meron din tayong suha. Meron din tayong chico. Chico to, chico. Ayan. Ito, prutas din tong lemon. Kaya ilagay natin kasi bilog yan. Meron din tayong ganito. Lagay natin. Ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron din tayong melon. Ayan. Meron tayong pakwan. So, sobrang laki ang pakwan. Ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yung grapes, lagyan natin ng grapes dito, mga kanegosyo. Ayan. Tsaka isa pang apple na green. 13. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa fruit tray. Ayan. Ito na po yung ating fruit tray, mga kanegosyo. Medyo malaki yung pakuan. Ayan, mga kanegosyo. Tapos na po tayo sa ating fruit tray. So, ngayon naman, gagawa ang iyong tindera ng pampaswerte ngayong 2022. Again, disclaimer lang po, hindi po expert ang iyong tindera. So, ito po'y napapanood ko lang. So, nasa atin pa rin po ang pag-asenso ng ating buhay. So, pananampalataya pa rin ang sandata sa ating buhay. So, wala pong iba kundi Diyos lamang po ang makakatulong sa atin. So, kailangan lang po natin na magsumikap at magsipag pa sa ating mga gawain sa araw-araw. Ayan, namamaos na po ang iyong tindera. So, gagawa na po tayo ng pampaswerte ngayong 2022. Ito po ay first time na gagawin ng inyong tindera. So, just keep on watching, mga kanegosyo. So, meron na tayong nakalagay na bigas. Is puno po ito, mga kanegosyo. So, lagyan po natin ng itlog 12 na piraso dahil nga ang 12 ay symbolizes yan ng 12 months of the year. So, 12 months within a year. So, meron tayong 12 na itlog. Ilalagay lang natin dito. Iikot lang yan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Ayan, maglalagay tayo ng orange sa gitna. Tapos, maglalagay tayo ng coins. Ito ay 7 coins kasi meron tayong 7 days in a week. So, ayan, ilalagay lang natin, mga kanegosyo. So, wala pong mawawala sa atin kung tayo po ay maniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Ayan, nasa atin pa rin po kung paano tayo aasinso, mga kanegosyo. So, ayan, naglagay ako. Tapos, nalagyan din natin ng mga gold coins. Ayan. Para maging attractive naman po siya, tingnan. Nasa sa inyo lang yan. So,
Pampaswerte lang po ito sa atin. So, lagi lang po tayong magdasal. So, hindi ko po ibig sabihin na gumagawa po na tayo nito ay tayo po yayaman na. Ha? So, hawak pa rin po natin ang ating buhay. So, nasa sa atin po kung paano tayo aasinso. So, ito po yung aking pampaswerte. Tapos, lalagyan ko lang siya ng dito. Ilalagay ko lang po. Meron na siyang nakalagay na pera sa loob. Nasa sa inyo kung magkano ilalagay nyo sa loob. So, ayan. Ayan na po yung aking pampaswerte, mga kanegosyo. So, itabi lang po muna natin to dahil meron pa rin akong gagawin. So, dito naman po sa tray, ilalagay ko lang yung asin dahil ang asin ay nagtataboy ng mga malas at mga negativity sa ating buhay. Ayan, tapos meron ding tubig. Isang symbolizes yung water sa element sa ating pampaswerte. And then, maglalagay din tayo ng bulak. So, itong bulak na to ay sa pure gold. So, free po ito ng pure gold. So, ilalagay lang natin. Dahil ang bulak daw ay magaan ng ating buhay. Dahil nga, di ba, ang bulak ay magaan. So, ito daw ay para maging magaan ang buong taon natin. So, less yung stress. Sana nga, less ang stress. So, less ang problems na dumarating. So, wala naman pong mawawala kung tayo ay maniniwala. So, ayan, naglalagay din si Tendera. Disclaimer lang po. So, si Tendera ay gaya-gaya po tumaya. First time ko po itong ginagawa, mga kanegosyo. Ayan, meron na tayong asin na pampataboy ng malas sa ating buhay. May tubig at saka yung bulak. Pampagaan ng ating buhay. Ayan. At syempre, kailangan din meron talagang asukal saka bigas. So, kailangan meron talaga yan naka-present. Naalala ko nung lumipat kami ng bahay, ganun din ang ginagawa namin. Nakapuno yung bigas, asin, basta something na kakailanganin sa bahay, naglagay kami dito. Hanggang ngayon, nandyan pa, nasa sulok lang. So, itong fruit tree ay every year na natin ginagawa. Last year, may picture din ako niyan, ganito din. So, ito na po yung pampaswerte ni Tendera. So, lalagyan lang natin ng mga coins dito. Pampaswerte. So, ayan, mga pampaswerte ni Tendera. Lagyan nyo lang ng coins yan. So, ginagawa ko na to kasi busy na tayo bukas. So, ayan. Tapos, lagyan pa ulit natin ng mga gold coins. A few moments later. So, ito na po ang aking mga pampaswerte, mga kanegosyo. Natapos din tayo, mga kanegosyo.